guys, it's me Chanel, and I decided to continue yung casting 101 ko na vlog. Papunta ako ng dalawang castings. So, ipapakita ko lang sa inyo how it goes, kung anong nangyayari sa mga casting. And right now, yan, nagme-makeup ako, nagpe-prepare na ako for my casting. Meron akong dalawang pupuntahan today. Yung isa, initial pa lang, meaning marami pang pupunta, parang open casting pa lang siya. And usually, pag ganun, mayroong window time, like 1 to 5pm for today. And hindi lang siya one day, minsan nagkakaroon ng second day. And then yung isa naman, it's 2pm, final na. So nagpunta ako dito nung isang araw, and then pinatawag ako ulit, meaning nag-trim down sila, so mas konti na lang kami, and usually we work with a director, pinapagawa na nila yung gagawin sa commercial. So I'm with an agency na it's called Cosmopolitan Promotions and Casting Agency. Yan, kung gusto nyong mag-start, mag-VTR, kung gusto nyong pasukin yung industry, yung TV commercial industry, maraming mga matagal na na agencies, pero ito, I'm exclusive with Cosmopolitan. And yung iba daw, nagpapabayad sila ng casting kung pumunta ka, kailangan mo magbayad. Pero hindi dapat yun. Dapat walang bayad. So, huwag kayo pupunta dun sa mga may bayad na casting. And kung gusto nyo mag-try nga, pwede kayong mag-send lang muna ng picture dun sa Facebook page ng Cosmo. Tapos, tatawagan nila kayo for your video file. Kukunan nila kayo ng video doon sa office nila. And yung video na yun, isa-send lang nila yun sa mga clients pag may requirement na pasok kayo doon. Yung age nyo, yung look. Kasi iba-iba talaga. Minsan kailangan nila ng Filipina, mestiza, chinita. So, madami. Depende talaga sa casting requirement. And yun, so once na nag-ano kayo, naggumawa na kayo ng video file, ng VTR file, yun, pwede na kayo mag-start pumunta sa mga projects pag nagustuhan kayo ng client, pag sinend, kung kunyari sinend nila yung video nyo, nagustuhan kayo ng client, papatawag kayo. Or kaya naman, pagpasok kayo sa isang project requirement, pupunta kayo dun sa casting. So yun, pag tinext kayo ng agent, kailangan lang talaga magsipag pumunta. Be nice dun sa mga casting people sa lahat, sa directors, sa other talents. So it's really, really important na prompt kayo at huwag kayong mag-iinarte na ang tagal naman ng waiting time. Ganun. Kailangan patient kayo kung gusto niyo talaga siyang gawin. Tsaka hindi kasi lahat ng pupuntahan niyo na casting ay makukuha kayo. Kahit ako, try lang ako ng try. Hindi naman lahat nakukuha. Siyempre, merong something for you, merong hindi. So, sanay na din ako dyan sa rejection kasi it doesn't mean naman that you're not good enough. Meron lang talaga silang hinahanap na particular look. For me na lang, parang if it's for you, it's for you. Be thankful na lang. Ganun. So, actually, last year, merong project na na-heartbroken ako at first time ko yatang umiyak ulit. Naiyak talaga ako. Kasi, it's a really big project na gustong-gusto ko siya kasi may storyline. Tapos, yung mga nagva-viral na pang Valentine's, ganun. Tapos, dalawa na lang kami nun. And, nag-expect talaga ako kasi nung pinaiyak kami, umiyak talaga ako. Sobrang iyak-iyak. Tsaka may nag-compliment dun sa acting. Uy, ayos yung acting mo dun. Parang feel na feel. Ganyan. So, feel na feel ko naman. Tapos, parang, pero friend ko rin yung other talent na nag-uusap kami na, oh, pag nakuha ka, message mo ako, ha. And then the next day, minessage niya ako. Parang, sabi niya, congratulations, ikaw daw. Tapos parang ako, talaga ba? Bakit hindi ako tinatawagan ng agent ko? Yun pala, hindi, wala sa amin dalawa yung nakuha. Iba pala yung kinumuha nila. Tapos parang 4 times yata kami bumalik doon. And then meron silang nagustuhan na from a network na siguro pinapunta din nila. And nagustuhan nila, yun, siya yung kinuha. So, sobrang heartbroken ako. So, parang ako, na-enjoy ko lang to. Parang, I can't imagine myself not doing this. So, ngayon, puro madalas mom role na yung ginagawa ko. And then,
Actually, yung nakakatawa na one time may nag-approach sa akin na, bakit puro mom role ka na? Nakikita namin sa TV, puro mom role. Eh, parang ako, bakit naman ako hindi mag-mom role? Eh, nanay na ako. Tsaka, mas malaki yung competition dun sa mga young roles sana. I mean, yung mga young professional roles. Parang, pag casting, sobrang dami niyang pumupunta. Kaya pag ganun, usually, pag initial casting pa lang, minsan hindi ko pinupuntahan pag kailangan ko ng time with family or pagod ako. Parang, not all napupuntahan. May times sa sobrang dami talagang pumupunta dun sa initial casting. Pag mga yuppie roles, medyo hesitant na ako. Parang sinasabi ko pa nga sa agent ko, wait lang, baka kailangan dyan yung mga payat ha? Kasi syempre hindi na tayo katulad dati na payat. And sobrang na-enjoy ko yung mom role. Kasi yung mga bata, meron silang time limit. So yung working hours nila, parang between 4 to 6 hours lang. At ang saya kasi masasama ka doon na pag maaga yung pack up, tapos ka na din, edi pwede ka nang umuwi. So I have more time with my family and with my friends, with myself. So sobrang na-enjoy ko siya. Kaya hindi nila alam na parang advantage for me yung pagiging mom role. Kasi yun, I have more time and it's fun working with kids. Ako ay talagang I love kids. Ever since, mahilig ako sa mga bata. So, for me, parang malaki yung space ng industry nito sa heart ko na parang hindi ko siya kayang hindi gawin. At least kahit part-time lang. Kasi nga, ever since bata ako, eto na talaga. Sobrang in-embrace ko na tong industry na to. So, kahit na support role, hindi ka laging lead, okay lang. At dapat talaga flexible ka. Parang, huwag kang mag-iinarte na, okay, gusto ko lead role lang ako, ganun. No, minsan nga parang meron one frame lang ako sa TV. Parang okay lang yun. I mean, if you love what you're doing. So okay, time check. 12 o'clock na. Kailangan ko na umalis in a while. Ipapakita ko sa inyo mamaya yung casting. Kahit gist lang. So see you later! So we are now here at Pro Girl Studio. At inuna ko na to kasi yung isang casting ay medyo malayo pala siya. Baka hindi ako umabot dito. So, pagdating ko dito, na-move pala siya ng 3 p.m. I have an hour. Manonood na lang muna ako ng Netflix kasi 1 hour din yun. Ganon. So, expect the unexpected. Pagkaligan tayo, nag-vlog. This is the... Sige, sample. This is the expensive foundation. This is the 3 p.m. na, still waiting. Sinama din sa loob kasi syempre confidential yung acting namin and now it's almost 6 p.m. finally I can go home. So yun, so it lasted for a few hours. From 3 p.m. na siya nag-start. Actually I wasn't able to go to the other casting na, and this one lang kasi nga from 3 p.m. hanggang 6 p.m. ngayon lang siya natapos. So there, I can now go home and thank you for watching. Bye.